Hello, welcome back to my channel. Ako nga pala si Kuya Vince. And today po, pag-usapan po natin, paano nga ba magsarili? Ano ba yung tamang pagsasarili? Pagsasariling sikap upang mapatas mo ang inyong watch time or yung watch hour. Okay, ayan. So kung gusto nyo pong malaman, stay po and panoorin po natin yung ating yung video na to hanggang po sa dulo. Ayan, and kung kayo po ay bago lamang po sa akin channel, please don't forget po to like our video and pakipindot na rin po ng ating subscribe button at saka yung ating bell notification para po ma-notify kayo every time na may bago tayong upload and pa-comment na lang din po ng tungkol sa ating video. So ayan, ngayon okay, pag-usapan na natin paano nga ba yung tamang pagsasariling sikap upang mapatas mo ang iyong watch time or watch hour. Okay, kung kayo po ay merong grupo, meron kayong group chat or meron kayong grupo na tumutulong sa inyo para mapatas yung watch hour nyo at watch time, itabi po muna natin sila. Huwag na natin muna silang pag-usapan. So pag-usapan natin ngayon, paano ba yung tama o yung legal na pagsasariling sikap, ano? Pagsasariling sikap all by yourself, mapatas mo ang iyong watch hour. Okay, una dyan. Makinig po tayo, no? Number one, mag-upload po tayo ng maraming videos. Okay? Bakit? Katulad po yan ng isang mangingisda. Kung kayo po ay nagtatapon po ng maraming lambat dyan, ano? Maraming lambat kayong ginamit, o malaking lambat yung ginamit nyo, maraming lambat ang ginamit nyo, diba? Mas maraming chance na maraming isda kayong makukuha dyan, ano? So, ganun din po sa videos natin. Pag marami tayong videos na nilagay dyan, malaki yung chance na marami yung manunood na mga pupunta sa YouTube at ibang YouTuber na manunood ng mga videos nyo. So, mas marami kayong videos, mas malaki yung chance na tumaas yung inyong watch time. So, makakakuha kayo ng mataas na watch time, maraming watch time, or yung tatawag natin public watch hour. Diba? Kumpara dun sa meron kayong 10 o 20 lang na video. Diba? At hindi naman kayo artista. Hindi naman kayo yung automatic nag-trending o nag-viral yung video. Okay? So, ang technique natin, mag-upload tayo ng maraming videos, just like a fisherman na naglalagay ng maraming lambat o naglalagay ng maraming pain, ano? Sa pangingisda, para mas marami po yung makuha o mahuling isda. Ganon din po talaga sa ating pag-YouTube. So, maraming videos, mas marami pong chance na maraming manonood dyan sa video mo. Meron kang 100, 200 videos. So, malaki yung chance na makakapag-ipon ka na maraming watch hour or public watch hour. Next, pangalawa, okay? Mag-upload po tayo ng mahahabang video. Ano? So, kung nasanay ka na nag-upload ka ng mga video na seconds lang, baguhin mo. So, ano yung pagkakaiba? Okay, meron ka ditong 9 minutes video, meron ka ditong 2 minutes video. Okay? Ngayon, pag may nanood sa'yo ng 2 minutes video, diba? Meron kang 100 viewers nanood ng 2 minutes video mo, tinapos yun hanggang dulo. So, 2 minutes yung natapos ng 100. Pero meron ka ditong 100 viewers din, meron kang 9 minutes video, pinanood niya hanggang kalahati. Ilan yun? 4 and a half minutes. Okay? 4 kalahating minuto yung kanyang pinanood. So, alin yung mas mahaba? Diba? Mas mahaba yung pinanood niya kasi 4 at kalahating minuto yung pinanood niya doon sa 9 minutes na video. E paano pag nagustuhan nila yun? Pinanood hanggang sa dulo. So, meron kang 9 minutes video na pinanood ng 100 katao kumpara doon sa 2 minutes. Diba? So, mas mahaba at mas mataas yung watch time. And tandaan po natin, si YouTube, ang gusto po ni YouTube, ni Lolo natin, na mag-stay sila sa platform. Mas gusto niya yung mga manunood ay matagal na nag-stay sa platform natin. Okay? So, kung sila po ay nanonood ng mas matagal dun sa video natin, diba? Magandang impression din po yung kay YouTube. Dahil napag-stay natin sa ating platform,
at maraming nanonood, mataas yung watch hour, malaki din po yung chance na may re-recommend po ni YouTube ang inyong video. Okay? So, mag-upload po ng mahabang video. Okay guys, yung ating pangatlo, okay, pangatlong technique, paano ba yung tamang pagsasariling sikap sa watch hour natin is, kapag meron na tayong videos o ating mga content guys ha, i-promote natin ito sa mga social media sites. Okay, meron tayong Facebook, Twitter, Instagram. So, promote po natin yan guys. Okay, papakita ko sa inyo example niyan. So, nakikita niyo itong aking video na to, itong how to load gamit yung messenger, paano mag-load sa cellphone gamit yung messenger. Okay, tatlo yan, tatlong tutorial na klase yan. Meron ako, may Survivor sa Telegram app. In-upload ko sila sa YouTube, then pre-promote ko sila guys sa social media, especially sa Facebook. So ngayon tingnan niyo yung aking ano, yung aking marami talaga siya na pre-promote ko. So tingnan niyo, di ba? So hindi siya common sa mga videos ko ngayon na ganyan. Pero dahil yan at meron pa ako isa ito running, I think it's 1000 na siya, magra-running 1000 or 1000 na. Ayan guys. So ayan makikita niyo, it's dahil pre-promote ko yan sa mga social media sites, especially Facebook. So guys, kung gusto niyo mapataas yung inyong mga views and watch hour, okay, yung pangatlong technique natin, post natin, ilagay, i-promote natin sa mga social media sites, okay? Then yung pang-apat natin, ano ba yung pang-apat natin yan guys? Okay, this is related dun sa number one, okay? So sa number one kasi meron kang maraming videos, upload ka ng maraming videos. But, this is important, yung number four. Gumawa tayo ng mga good content or magagandang content. Hindi lang basta gumawa ka ng video, nag-upload ka lang dyan, nagsasalita ka lang dyan, at wala namang saysay yung inyong video. Hindi siya magagamit ng tao. So, kailangan good content, guys. Okay? So, once na may good content ka, na talagang even after 2 years, 3 years, may manunood pa rin dyan. Ano? May manunood pa rin. So, that is good content. So, ayan guys, marami kang video, then meron kang good content, yan, sure ball yan guys, na talagang tataas yung watch hour mo, yung views mo, yung watch hour, especially watch hour, watch time, tataas yan guys. So example niya nito, ayan, ito din yung video ko, is example niyan, ito yung sample niyan, ano yung epekto kapag meron kang good content, para sa akin good content na to, pero ito guys, ito yung example ng talagang napaka good content kay Miss Marian Reyes. Okay? Ayan. Tingnan nyo na lang kung gaano kadami yung views niya. It's because of the good content and at the same time, yung identity ng ating channel. Yung content ng ating videos will reflect sa identity, overall identity ng ating channel. Okay? Kung yung channel nyo is about tutorials, that is the identity ng yung channel. So, yung tao ay babalik at babalik dyan, manunod at manunod, mag-aantay ng next video mo. Okay? Mag-aantay sila na manood ng next video mo. It's because yun ang kanilang interest. But if your interest is about cooking, okay, travel vlogs, foods, okay, pets. So, kung meron silang antayin tungkol dyan, mag-aantay at mag-aantay yan. Dahil, ay, ito baka may mag-upload siya nito, no? Mag-upload na ganitong video, okay? So, ayan guys, mag-upload, mag-aantay sila. So, good content and your identity ng yung channel, protectahan natin yan guys, yung identity ng channel. Kung tutorial yung channel mo, product review, so be it, okay? Huwag yung sabog, okay? Good content is not sabog, okay? So ayan guys, so recap natin, recap it, okay? Ulitin natin, yung first technique, para po paano sariling sikap, okay? Mag-upload ng maraming videos, not live stream, okay? Out natin yung live stream dito, so content, okay? Mag-upload ng maraming content. Second, mag-upload ng mga videos more than 2 minutes, okay? More than 2 minutes. It's because para mas mahaba yung retention time nila noon sa panonood at sa pagtatambay doon sa platform ni YouTube. Pangatlo, promote your videos sa mga social media sites, okay? Mas marami guys, mas maganda, okay? Then, pang-apat, which is yun ang pinaka-important, is upload tayo ng good content. Hindi lang maraming videos, hindi lang marami, kundi maraming good content, okay? Because we want them to come back again, okay? To return to your channel, sa ating mga channel, para manood at manood ng mga videos natin, okay? So, ayan. Then, okay,
So pag nilagay mo na yung apat na yan, so masabi natin, all by yourself. All by myself. Okay? So sana guys, marami kayong natutunan sa akin. And hopefully, sana maging katulad din tayo na mga iniidolo natin. It's because yung mga technique na to ay ginagawa din nila, no? Kung wala kang grupo, ito yung gagawin mo. Kung may grupo ka, okay. Pero kung all by yourself talaga, ito yung gagawin mo na legal. Okay? So ayan guys,